Welcome back mga kalapatids. Dito pa rin sa EA Love TV. And today, magro-road training tayo. Yung dalawa nga nating bagong niro-road training, ilalayo na natin sila ng Bitaw, no? So mapupunta na tayo na North Sagaray, Bulacan. At the same time, sa tulong ng apat natin na na-training na natin dyan ng mga nakaraang vlog pa, no? So mag-guide nila sana yung dalawa nating bagong warrior. Kaya kung gusto kong samahan sa ating road training, tara! Good day mga ka-EA, welcome back sa ating YouTube channel. Time check, nalimutan ko magsuot ng relo. Pero yung huling tingin ko nga sa loob ng bahay, no, is around 6:45 to 7 a.m. na, no? So ito yung status ng ating mga pliers. So ngayon ay magro-road training nga tayo, no? So sabi ko dyan sa intro, kaya lang ito yung update naman sa panahon. Medyo makulimliman, no? Kasi kahapon, maghapon nag-uulan. Di ko alam kung anong klaseng sama ng panahon na naman ang meron ngayong araw, no? So sayang at hindi ganun kaklaro yung araw. Pero ito na, mindset ko na eh, na-training sila eh. Pwede naman na siguro yan, no? So mag 10 kilometers road training na nga tayo para dun sa ating dalawang bagong tinitraining. Pero pasasabayan natin siya ng guide, yung apat natin na nauna ng naitos natin dyan sa North Sagaray, Bulacan, no? So ito yung status sa ating flyers loop. So parang akmang gusto na nilang lumipad, no? So meron nga ditong sumasalisi. Kapalit ako sa inyo kung sino nga yan sumasalisi na yan. Kasi nga si Luca wala dito. Ayan, no? Si Black tsaka si Linebred Koopman may ginagawang kababalaghan, no? Ayan, no? Silang dalawa yung nagpaparest bigla dyan. So mamaya nga ilalagay ko rin dito si Luca tsaka si Kuzma dahil magro-road training nga tayo, no? So parang bibigyan ko lang sila ng motivation na dapat dito sila pumasok sa ating flyer slope, no? So yung tendency nga, kaya nga natin hinihiwalay, eh nambubugbog nga yung dalawa, no? So pasyalan natin yung dalawa natin. Ayan, di pa ako nakapagpakain ng mga alaga natin. Ayan, ito si Luca, si Luca-Luca, tsaka si Kuzma. Ayan, yung dalawa nating bugbug line. So ito yung ating update sa breeding section. So meron na nga tayo dito yung dalawang napisa, no? Etong pares natin na to. So napisa yung isa ng asa is, tapos yung isa asyete. Ayan, so ito yung ating listahan. Possible etong nandito si Linebred Koopman na pasingsing sa atin ni Idol Yuan ng Qatar. Either 10 or 11. So malapit na nga rin to mapisa, no? So ito naman yung Black Diamond, no? Halos kasabayan niya rin ng araw na naglabas ng huling egg to. So possible nga 10 or 11 din mapipisa yung ating Jansen Relax Black Diamond natin dito, no? So ito nga yung anak nila, igagamitin natin sa South. So excited na rin ako makita kung ano ilalabas na kulay nung magiging second clutch. Yung first clutch nga nila kulay itim na may semi white flight yung naging anak nila, no? Tapos yung isa regular color lang, no? Ordinary color, blue bar lang, no? Yun yung nilabas ng first clutch. So sana itong second clutch maglabas nga sila ng mas magandang kulay. Tapos ito naman yung ating African Black Eagle tsaka John Arden. Ayan, ito katapusan to nag-egg ng last. So possible siguro mga 15 magpipisa to. So ahead lang ng 1 week yung iba nating mga breeder. Oh my God! Wow! Bang! So ayan, ang kakainan na yung mga breeder natin dito at saka ito nating mga young birds sa ilalim, no? So maliban na nga lang dito kay Luca sa kay Kuzma, hindi pa sila pinakain dahil kakain nga to dun sa ating flyers lock maya-maya nga lang, no? So ibibigay tayo ngayon ng tubig ng baterya. Ika nga ni Idol X Makina, no? So update nga rin pala tayo. Ayan, may dumaan na Pajero. So update nga muna tayo. So si Omega nandito na, nilipat ko na, no? Dahil nga nakapagpa-viewing naman na rin ng mahabang panahon to. So medyo kumpiyansa na tayo na kung sakaling makawala to dito sa ating stock bird na kulungan or dun sa ating breeding section, hindi na to mag-overfly, no? Tama na yung viewing niya kasi wala talaga tayong plano na parondahin to, no? Dahil gagawin nga natin tong stock bird, foundation bird natin tong stock banrit na to, galing pa to sa
bio page yun. So yun nga lang, medyo may pagkasigla siya kahit medyo manipis yung katawan niya, no. So itong mga magugulang dito ng mga hen, eh nandoduminan niya, no, nabubugbog niya. Kaya yan, tingnan nyo, solo lang siyang kumakain. Ayan, no, siga mood eh. Ayan. So magpapakain na rin ako ng ating pliers dito, ng konti. A few moments later. Ito na yung update sa ating pliers loop. So naglagay na ako ng patoka, kaya lang mayroon nga dito mga nagsisiga-sigaan. Itong si Black na naman, siya naman yung pumalit. Tsaka itong si Linebred Koopman, no. So ito, mga salisigang to eh. Nung wala si Luca, silang dalawa yung kusang nagpares. Ayan. So siguro baka maya-maya pagtapos kumain na itong dalawa, mapapakain na rin itong ibang mga warrior natin dito. Ayan, oh, nagkakagulo sila. Oh. Kainis talaga yung gantong sitwasyon. No? Yung nagbubugbugan sila tapos nakakawawa yung iba kasi hindi nakakakain. Ayan. So siguro maya-maya lang ng konti, eh, makakatuka rin yan. Ito na mga ka-EA. So Royal Rumble na dito. Ayan, nalaman kasi ni Kuzma na kinakaliwaan siya ni Koopman. Ayan, nagbugbugan. Ayan, nagsasabong sila. Pinaglalabanan nila yung puso ni Linebred Koopman dito. Nako, yari ka dyan. Sino kaya mananalo dito? Bahala kayo dyan, mga siga kayo. Mukhang dominate ni ano ah. Nako po, kararambulan sila rito. Diyos ko po, ayan, parang street fights tuloy, street fight tuloy nang nangyari ngayon, ayan o, oh. Ala, grabe, ito yung sa larin, yan, kasi ba't sinabot mo yung dalawa, loko, ayan, nagarambulan tuloy sila, babalik ako na lang ulit kayo mamaya, bye! Years later. Welcome back mga kalapatid. So nandito na tayo ngayon sa may Barangay Tigbe. So nagbabalik tayo dito sa lugar na to, no? Sa may releasing area na 10 to 12 kilometers yung sukat, no? So kanina may nakita ako doon na kalapati kulay puti. Siguro talagang may mga tumutukod na kalapati dito kung kakain, ano? Kasi nga napakalawak ng lugar na to. Siguro meron mga natutuka-tuka dito ng mga maliliit na mga mais o kung ano man, no? Kasi may mga dumadapo dun sa may bandang baba. So ito yung update sa ating mga pliers. So nagbugbugan sila dito ng walang sawa, no? Kaya ayan, yung kawawa yung hindi lumalaban. Ayan. So time check ng ating ronda ngayon ronda, ang time check ng ating release ay 8 sarado, no? Alas 8 sarado. So bahagi ng kailangan pa natin itong pagpahingahin para nga at least mawala yung pagkahilo nila sa biyahe, no? So bumiyahe rin tayo ng almost 20 minutes para sa training natin ngayon. Tapos yung sitwasyon ng ating panahon, ganun pa rin, makulimlim, no? So walang sinyales ng haring araw. Pero ang kagandahan, tamang kulimlim lang, no? So hindi naman umuulan. Kaya babalik ako na lang kayo mamaya para nakapagpahinga na sila at magre-release tayo. A few moments later. Time check 8:03 AM. So sapat na siguro yung ilang minuto na pagpapahinga nila, no? So pwede na natin itong pakawalan. So sana umuwi yun dalawa nating bagong iti-training nga natin dito, no? Bagamat sobrang lugon pa rin sila, pinush natin silang i-training ngayong araw para mabigyan sila ng proper markings, no? So 10 kilometers lang naman to. So sana umuwi yung mga warrior natin. Okay. Sana wala makasabay sa ere, no? Na iba nating mga kalapati dito. So yung pinaka-way ng uwi nila, dito dapat sila dediretso, no? So tamang ikot pa lang yung yan, naghahagilap sila ng
kanilang ano, ruta pauwi. So sana sagditin lang nila yung training natin na to. Kasi yung nakaraan na 5 kilometers training natin, sinagdit lang nila yon. Siguro nasa kulang-kulang 10 minuto lang yun, no? Ayan, medyo makulimliman lang. Ayan, kita pa rin naman yung ibon natin. Hindi pa sila dumediretso dun sa kanilang ruta. Tamang ikot pa rin sila. Yung iba dyan nakakain, yung iba hindi. Kasi nga nabugbog agad. So mukhang dumiretso na sila. Babalikan ko na lang ulit kayo mamaya pag nakabalik tayo sa loob. Bye! Update muna tayo mga ka-EA. Time check 8:36 AM. So halos kararating-rating ko lang, no? Tapos nilabas ko na rin tong dalawa na lang natin na for viewing mode, no? So ito na siguro yung last day ng viewing nila na naka-tape sila, no? Possible sa mga susunod na panahon tatanggalan na natin sila ng scratch tape. Then yung update ng ating training, pagdating ko, nandito na agad yung anim natin na warrior, no? So nagpahinga lang ako ng konti, tapos mukhang nabitin sila sa ronda, nagsiliparan pa tong mga to. Halos kabawa-bababa nga lang ulit neto, no? So ilan to? 5, 6, 7. So kompleto, ay 6, 7. 5. De, 6 'yun, no? 6 yung ating warrior na nandito, ayan. So meron ditong 4, 5, 6 'yan. So kompleto naman, maganda naman yung kinalabasan ng road training. So siguro kinuha lang nila ng 20 minutes, no? Kasi medyo naipit nga lang ako sa traffic. Pagdating ko naman dito, eh halos mukhang nakapagpahinga na nga sila dahil hindi na sila pare-parehong hingal. At nagbubugbuga na nga lang sila dito, no? Dahil nga dun kay Line Bread Koopman natin na yan. So maganda yung result ng ating road training. So hanggang dito na lang yung ating vlog. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto niyo yung road training natin, huwag kakalimutan mag-like and share. At abangan nyo kung matutuloy na nga ba talaga yung DRT na road training natin sa mga susunod na mga panahon. Kaya hanggang dito na lang yung ating vlog. Maraming salamat. Ingat kayo mga lapatid. Keep safe. God bless.